Magandang araw mga kaibigan. Nagbabalik ang inyong kaibigan, Pai Peter Vlog. Ang isishare ko naman sa araw na ito ay ang basic spool computation, kung paano natin kinocompute ang cut length. Gumawa ko dito ng drawing na isang halimbawa ng isang isometric drawing para maipakita ko at ma-explain ko sa inyo kung paano natin kinocompute ang cut length galing dito sa true length. Yung previous video natin na ipakita ko na sa inyo at na-compute na natin kung paano kinukuha ang takeoff ng 90 degree elbow at ang 45 degree elbow. Ngayon, ang kukunin naman natin o ang kukumpute naman natin ang cutting length dito sa isometric drawing na to. At gumawa ko ng example na mamaya ipapaliwanag natin dito, yung sinulat ko sa ilalim, ang example natin ay ang 4 inch diameter ang ating gagamitin na tubo. At kukutin natin kung ano ang magiging cutting length nito, magiging cutting length nitong number 2 na to at ang magiging cutting length ng number 3 na to. Una, kailangan muna natin malaman kung ilan fittings meron ba ang ating spool. Halimbawa, itong number 2, meron tayong dalawang fittings, ang isang 90 degree elbow at ang 45 degree elbow. Ngayon, itaas natin. Ngayon, ito ang aking example, yung pipe size natin na 4 inch diameter at ito ang gagamitin natin take off para dito sa 90 degree elbow at ang 45 degree elbow. Ngayon, ganun lang yon. Yung size ng ating tubo na 4 inch, imumultiply lang din natin sa 90 degree elbow. Ito yung take-off niya na 38.1. Ito ang magiging take-off ng ating 90 degree elbow. At ganito rin sa 45 degree elbow, yung size ng ating tubo, imumultiply lang din natin sa take-off ng 45 degree elbow. Ito ang magiging take-off niya. Ngayon, kukumpute natin itong number 1 na to, ang true length niya ay 3,000 mm. Kukunin natin ang cut length niya. Ito ang number 1, sinulat ko na at papaliwanag ko na lang. Ang sukat natin ng ating true length ay 3,000. Ngayon, kukuha na natin ng take-off ang 90 degree elbow na 152.4, ayan ang take-off ng 4 inch na 90 degree elbow. At itong 3mm na to, saan galing itong 3mm na to? Ayan ay ang gap. Pagka nagpipit up tayo, lagi tayong may gap na 3mm para pagka nagwe-welding, ayan ang nirurutpasan ng mga welder. Ngayon, balik tayo dito sa number 2 natin. Ang number 2 natin, ang true length natin ay 6,000 mm. Ngayon, kukunin natin ang ating cut length. Ganito lang natin kinocompute yan. Lagi lang natin iminamainos ang take-off. Ito ang true length natin na 6,000 mm. Imamainos lang din natin kung ilan ang ating fittings. Halimbawa dito sa number 2, ang fittings natin ay dalawa. Isang 90 degree elbow at ang 45 degree elbow. Ngayon, ganun lang din ang pag-compute. Ito, kukunin lang natin yan, yung take-off ng 90 at ng 45, imaminus lang natin siya sa true length ng ating na sukat sa drawing. Ayan ang 152 para sa 90 degree elbow, ito ang 63 degree para sa 45 degree elbow, at ito ang 6 mm na gap para sa magkabilang para sa magkabila, kasi yan hihinangin parehas yan, kaya imaminus din natin ang 6mm na gap, kaya ang kalalabasan natin na true length ay ito na ang 5,778. At dito naman tayo sa number 3, ang true length niya ay 4,000 mm. Ngayon, imaminus lang natin dahil iisa lang naman ang fittings na 45 degree. Isa lang din ang imaminus natin para makuha natin itong cut length na to. Imaminus lang natin ang take-off ng 45 degree at ang 3mm na gap para dito sa welding. Kaya ang kalalabasan niyan, ito, 3,933 na galing dito. Ayan na ang magiging sukat natin dito.
Kaya ipinaliwanag ko itong basic computation na ito kasi kadalasan pagka nag-a-apply tayo sa Pilipinas, sa mga agency, ito ang kauna-unang ibinibigay sa atin, ang spool computation. Para malaman nila kung marunong nga talaga tayo sa drawing at paano natin execute ang sukat na nasa drawing, paano natin puputulin at puputulin ang magagamitin natin mga tubo. At sana po nakapagbigay na naman ako sa inyo ng bagong idea at magkita na lang po tayo sa susunod kong mga video. Ingat po kayo.